All right. So magsisimula ako sa mga tanong kay Ms. Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, pinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yun, Ms. Alice? Opo, Madam Chair. All right. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court. Kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo. Lalo na may pureba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya. Kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo. At parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple, fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kinoconfirm. At may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, well, may yes, Andrew. One related question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo may incriminate simpleng tanong kung sino ka. And the additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami, kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And I would like, and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Lauren. Salamat, Sen. Lauren, for your good morning, Madam Chair. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao, no? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Ms. Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo
yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, and Lauren, for one related question. Statement. Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa nga question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Lauren. So, thank you. At nakahanda na nga, at lalong tumitiba, yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel Madam at Chair, the proper time. Chair, yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Ms. Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Ms. Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan ko namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahua Ping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Guahua Ping. At in-establish po doon na match and the same person si Guahua Ping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guahua Ping at si Alice Goo ay iisang tao? Ms. Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Goo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo. At wag nang magsinungaling sa komiteng ito. You entered the country as Guahua Ping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko to, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Goo, alias Guahua Ping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Yes, and Lauren, for one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you.
pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, I have a record para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaaraang paring mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismong ang PSA, I'm sure makoconfirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga banko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. Flash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination, after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping Ilin and fingerprints of Guo Alice Ileal were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako. Alam ko po, ako ay po ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na Mr. Rafi, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador. Dahil proven na ng NBI at proven na ng isa pang ahensya na Alice Guo at Guo Huaping, iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinungalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt, as seconded by Senator Joel. Madam Chair, SP Pro Tem Jindol, let's give a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ikaw ba daw si Guo Huaping? Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Guo po. Okay, well, pasensya din po. The Chair cites Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt of this committee, as seconded by Senator Joel. Yes. Thank you. Anyway, she has been cited in contempt, but hindi kasi ako present sa past hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping na pakita na sa kanya? Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon na, may entries siguro doon coming from the applicant, tama? Am I mistaken as NBI director? I can flash the passport page, Mayno, and then NBI Director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Your Honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong iba ang signature niya doon. At
dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature kasi bata pa siya nung yun hung sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago, magmula ipanganak hanggang sa mamatay ang tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Tanawin natin siya kasi hindi naman po, siguro siya musmus na bata na hindi na niya maalala. No? May memory na siya noon. Eh. Hindi po namin siya na-confront. So ito po ang ACR for... Hindi na yan musmus na bata, di ba? May consciousness na yan nakalitrato dyan. Eh. O, yan ang tanong natin kay Alice Guo. Alice, naalala mo na inaccomplish mo yung form na yan, na nag-fingerprint ka pa voluntarily dyan, linagay mo? Naalala mo o hindi? Sen, wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Okay. Ang incredulous man mo. Pati yung tapman niya dyan, looks like yung tapman niya sa iba pang mga dokumento. That's it, Madam Chair. That all convinces me of the lying. So, I think, tapos na po yung ano nyo eh. Na-declare nyo na siya in contempt eh. Nag-elaborate lang naman ako na, ano, tapos na po, na-declare nyo na po siya. On the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So, sorry, Alice, ako, I gave you a chance. I mean to say, pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron, hindi mo naalala. So, medyo, ano na po yun, medyo too, ano na, Blared. Too difficult to, masyado nang mahirap paniwalaan na, paano, tulog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. It's too much, but... hindi na po sanggol yung naandun sa litrato. So, with that, Mr. Chair, it puts to rest your contempt citation of the resource person. Thank you. Madam Chair, isa lang, Madam Chair, if I may. Salamat ka, Ayo, Mayno. SP Pro Temp, Ginoy. Pam-marka dyan. Ilang taon ka? Sir, wala pa akong maalala na nag-thumbprint po ako niyan. Eh, thumbmark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-thumbmark ka? Ilang taon ka noong nag-thumbmark ka diyan? Sigot. You do not know how old were you? Wala pa ako naalala, Sen, na may ginawa pa akong thumb mark po sa ganong papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Pirma mo ba yan? Tingnan natin ulit yung ACR. Pirma mo. Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints, at saka pirma. Oh, yeah, may signature. Is that your signature? Oo. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Guo, pero nung kinumpara ng NBI, dun sa fingerprints ni Guo Huaping, identical, matched po. Madam Chair, let her answer. Is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganun dokumento, pero... Signature ko po siya, pero wala pa ako na pirmahan po na ganun sa sasok. Kino-confirm mo na signature mo yan, sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you don't remember when you signed that? Wala pa akong ginawa na ganun po. It is impossible to fake fingerprints. Kinonfirm mo na pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento ni Grouping ay na-match ng NBI. Iisang tao lamang po. Yun po yun. Okay, Madam Chair, just one... Sen Joel. So sick and tired na whether
Kapwa Ping and Alice Go identical at iisa dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints sa Madam Chair? So, ayaw niyang sagutin yun, but overwhelming, siya ho yun, si Kapwa Ping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Kapwa Ping, hindi Alice Go, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino.